Welcome sa ating channel, mga ka-treasure hunter. Nandito po tayo ngayon sa atin pong site na kung saan naglalaman ng napakalaking diamond. Ito po ay raw diamond na pala. Sa kakabakbak ko ng kakabakbak na sobrang tigas ito, hindi ko alam, hindi ko tinest na ito na pala ang diamond. Kaya pala, dinadakip ito ng lahat ng aking detektor sa diamond, sapagkat diamond na pala ito na tinatawag nilang raw diamond. May content po ito na iron na 30 to 40% sa magnet at namamagnet po ito ng napakahina lang. Subalit hindi lang yun ang basihan, mga ka-treasure hunter. Tinest ko ng diamond tester ay may content nga na carbon, mga ka-treasure hunter, na kung saan ito po ay kaparehas ng diamond ko na bato na puti. Subalit ito ay bato lamang, subalit magkaparehas ng testing dun sa diamond yung ring na may bato. So ito pala ay maaaring pasok sa tinatawag na kimberlite na naglalaman ng diamond mismo sa bato. Bato mismo pero may diamond na siya. Either nahalo na maliliit or either na malalaki sa loob. Ito ay may laman na diamond. At ito na mismo ang tinatawag na diamond, mga ka-treasure hunter. Maraming maliliit nito, subalit ito ay napakalaki. Binalot. At ito na, kaya pala dinipinsahan ito ng parang mga hollow blocks na kapalibot sa kanya. At may guhit. Yun pala yan ay mga traces na ng crystalline na nagpapatunay na siya ay diamond. Sapagkat tinesting ko ng diamond tester ay diamond talaga siya. So itest po natin, papakita ko po sa inyo, mga ka-treasure hunter, na ito ay diamond na. Hindi na po kailangan pala itong basagin. Sapagkat sa tester ng diamond ay subok ko na itong diamond tester ko eh. At siya ay accurate ang aking diamond tester, sapagkat mayroon po akong diamond na pinagtitestingan at parihas. Kapag tinesting po natin, makikita natin ni ilaw ito ng red sa diamond tester. Ito po yung diamond tester natin. Iun ko muna po. Yan. Pagka umilaw po yan ng red, nagbiblink ang tunog, ito po ay may content na carbon nakakaparehas dun sa diamond. Yung ibang bato, sinubukan ko, hindi po ganito. Hindi siya diamond sa tester. Ito lang ang diamond sa tester. Napakalaki ito, binalot ng napakalaking parang itlog. Ngayon ay nabalatan ko na at ito na yung ilalim niya, itim. At sobrang tigas na may pagka-gray na sobrang kinang. Ito pala ay may laman na carbon. Kaya itest natin. So, yung tester ko ay naka-on na. Naka-1 bar lang ha. Para makita natin kung ano ang resulta. Nakita ninyo, mga treasure hunter. Sobrang lakas yung niya. Carbon content niya. Makita niyo yung carbon content. May halo siyang carbon, mga ka-treasure hunter. Nakita niyo. Yan. Nakita niyo. Diamond po ang kanyang test. Lalo na itong may gray. Makita niyo yung may gray. Yan. Ito po ay pasok sa diamond, mga ka-treasure hunter. Yan. Nakita nyo. So, ito po ay pasok sa diamond, mga ka-treasure hunter. Yung ating bato na binabasag, may content na 30% iron.
at mayroong karbon kaya pumupula. Yung maliliit na tunog, iron yun, at saka yung pula na red na kikita natin na ilaw, yun po ay carbon element na nadidetect niya yung hardness, yung tigas. Yung tigas niya po ay umabot po ng 10 or 9 point something, 9.8, 9.5. Ibig sabihin pasok po siya sa diamond na tinatawag na asteroid, or pasok siya sa tinatawag na label ng tigas ng diamond, at pasok din siya doon sa carbon na halo at saka iron. So maaring ito ay karbonado sapagkat may 30% na iron, at yung tigas niya ay umabot po ng 10 mOH, sapagkat ang ating tester ay yun ang sinasabi. So test natin yung bato. Yung bato na nadala-dala ko ay hindi ganyan eh. Tsaka hindi siya nagkakaroon ng ganyan yung bato na iba. Iba po ang testing. Pakita ko yung bato na dala ko na itest natin. So hindi po lumalabas na ganun ang testing. So ito po bato. So yung bato na yan ay namamagnet din to, pero pagdating dito sa tester ay hindi siya tumutunog. Ibig sabihin walang carbon. Ayan. Nagbiblink lang siya ng ilo, walang tunog. Pero ito, tingnan nyo, mga katresyon hunter. Diamond yung lumalabas dito sa bato. Pero itong bato na ito ay wala, hindi diamond. So wala, itong bato na ito ay namamagnet din to, pero walang kuntin na carbon. Iron lang. Ito may kuntin na carbon, which is, yun yung kuntin ng diamond eh. Yan. Nakikita ninyo. Carbon at saka iron at saka yung red lights and light indication ng carbon atoms na nakapaloob po sa loob ng bato. O na, ano sa bato. Ibig sabihin, may carbon itong bato at mayroong iron. Maaring ito ay pasok sa meteorites na napakalaki, or ito ay kimberlite. Dalawa lang. Ang kimberlite ay naglalaman ng diamond, at ito ay pasok sa meteorites maaari, kasi yung gray spot na yan nakita ko dun sa mga scientists na nag-i-examine ng mga diamond rocks. Kaparehas nito yung spot ng diamond sa outer space na may mga gray. Yan, makikita ninyo yung parang carbon atoms yan. At saka iron content na natural rocks na nabuo sa outer space. At maaaring itong batong ito ay isa sa tinatawag na diamond rock from space na nakuha ng mga Japanese at nadala dito sa ating bansa. Swerte naman, at ito na pala ay diamond na sa kakabakbak ko. Nagtaka ako na parang bakal ito sa sobrang tigas nito. Ay hindi ko man lang ito matapyas-tapyas. Nangabali na yung mga silsil ko dito at sobrang kinangso. Hindi natin alam na sa diamond tester, isa na pala siyang diamond. Ito po ay accurate, at nasubukan ko na ito sa mga diamond ko na tunay na nasa singsing. At talagang aprobado itong ating tester, sapagkat ito po ay sumusukat ng hardness, yung toughness ng bato. Doon mo makikita sa red lights. So thank you very much for watching, mga ka-treasure hunter. At ang atin na lang pong problema nito kung paano natin ito maahon at paano natin ito ibenta. Wala namang bumibili ng ganito sa atin maliban sa mga foreigner, mga ka-treasure hunter. So ito pong batong ito ay diamond rock from outer space, mga ka-treasure hunter. Thank you very much for watching. Hanggang sa susunod, nakuha na natin ang ating hinahanap.